My brothers and sisters, natatandaan ko lang po dati, nung bata pa kami, magpapasko po nun. Ang ugali po ng father ko, every time na magpapasko, bumibili po siya ng hamon para sa amin pong Noche Buena. At hindi pa nag-usisimula ang Noche Buena nun, ay very excited na ako at gusto ko nang tikman ng hamon. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung hamon sa rep at kumuha ko ng kutsilyo at inislice ko ito. At pagka-slice ko, kumuha ko ng tinapay at pinalaman ko yung hamon. At habang kumakain ako, nakita ko yung mga kapatid ko na nanonood ng TV. At ako ay nanonood ng TV habang kumakain. Subalit nakalimutan ko yung hamon na nandun sa ibabaw ng table. At habang nanonood kami, biglang sumigaw ang kuya ko. At ang sabi niya, "Lito, yung hamon, kinakain na ng aso. Kinakain ni Doggy doon sa ilalim ng mesa." At ako po ay biglang napatakbo at pilit ko pong kinukuha yung hamon doon sa aso. At ang sabi sa aso ng akin, galit na galit po siya. At maya-maya sumigaw na naman yung kapatid ko, "Pambihira ka! Pinakain mo yung hamon na ating Noche Buena dyan sa aso." At muli na naman po akong bumalik sa ilalim ng mesa para kunin yung hamon. Subalit, halos gusto na akong kagatin ng aso. Maya-maya ako po ay hinila ng aking tatay. At pagkahila po sa akin, ako po ay humagulgol ng iyak. At ang sabi ko, napakalaki ng aking nagawang kasalanan. Sobrang hiyang-hiya ako sa tatay ko at alam ko na papaluin ako at papagalitan ako ng tatay ko. Subalit habang ako ay umiiyak, ang ginawa ng tatay ko ay hinimas niya ang aking likod at ang sabi niya, "Anak, hamon lang yan. Okay lang yan kaysa naman makagat ka ng aso." At ako po ay umiiyak. Ang sabi niyang ganun sa akin, "Hamon lang yan. Hayaan mo na yan kaysa naman ano ang mangyari sa iyo." Doon ko po na-realize na yung kasalanan kong malaki. Akala ko pagagalitan ako ng tatay ko. Pero doon ko na-realize na pinatawad ako at minahal ako. Mas lalo po ko naging close sa tatay ko dahil sa laki ng pagmamahal niya sa akin at natuto kong mahalin siya ng gusto. My brothers and sisters, how much more tayo na meron tayong mga kasalanan at tayo ay pinatawad ng Panginoon.